Malaking balita sa DZRH kaninang alas 8.45 ng umaga. Dahil walang humpay ang mga pag-ulan, partikular na sa Metro Manila, ay naipo na rin ang mga sangkaterba at gabundok na mga basura sa Maynila dahil hindi nahahakot dulot ng masamang panahon. Kung ano ang posibleng epekto ng mga nito, itong hindi paghahakot ng basura sa mga residente at kung paano ito susolusyonan ng lokal na pamahalang Maynila. Alamin natin sa live report mula dyan sa Maynila, mula kay RH29, Kuya Boy Gonzales. Kuya Boy, hanggang ngayon wala pa rin bang humahakot ng mga basura dyan sa kinalalagyan mo? Yung dito sa Antipolo Street, sa sakot ng barangay 217, ilang metro lamang layo sa pinaka-barangay hall sa Antipolo sa Tondo, Maynila, ay tambak na basura ang hinahakot ng mga basurero dahil sa apat na araw na hindi nahakot itong mga basura na katambak sa kabahan itong Antipolo. Ang katiyuran ng driver kanina ay malakas ang agos kaya nahirapan sila kapag dinila na nila sa pier para isakay-sabag sa mga basura ay pumipila pa sila ng napakatagal bago mailipat yung mga basura na matrak-trak dito sa mga bags na patungo ng nabotas. At kabilang sa mga naikot ko na tambak na basura, itong Estero de Bitas sa may Kapulong Street sa Tondo na hindi yung isang container ba na punong-puno ng basura ay hindi pa naisasalba o nailalagay sa truck dahil sa bagamat punong-puno pa itong nasa obang basura ay talagang hinihintay pa dahil sa sira ang problema, sira itong truck na magkakarga ng container van na punong-puno ng basura. Ang mga nakatambak na basura dito sa kahabaan ng Road 10, sa Road 10 sa Tondo, Manila, itong kahabaan itong Rizal Avenue sa may Jose Abad Santo sa LRT Station, sa may Bumintita Station, ang area nitong Abad Santo sa tambak na basura dahil sa ilang araw na mga pagbuhos na ulan at walang naghahakot ng basura dito sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila. Para sa DZRH Network News, Boy Gonzales, RH29, naglilingkod sa pagbabalita. Balik sa iyo, Dennis. Maraming salamat. Siguro paalala na rin sa mga kababayan natin, kung nakikita nyo wala namang kumukuha, huwag muna kayo magtapon. Tinan nyo itsuro. Nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.